Good morning, everyone! Magandang araw sa lahat. And for today's video, isa-share ko sa inyo yung aking overseas experiences at kung paano ako nakahanap ng trabaho overseas. So, ito. Meron akong maliit na mouse dito. Ayan. Okay. Do you want to stay with mama? Yes. Now you say hello to them first. Say hello, everyone. Hello. Hey, you stand up. They cannot see you in the camera. Say hello, everyone. Hello. Hello, everyone. Okay. All right. You don't like to watch the TV? Amy, Ben, a mango? No. Okay, you want to stay here with mama? Yes. Okay, so as I continue, yan, pasensyahan nyo na ha. Nandito siya ngayon kasi hindi pa siya pumapasok sa school. By September pa siya papasok. So, si Vincent wala ngayon. Nasa school siya. So, ito yung mga time na pwede akong sumingit na mag-vlog ng kaunti. O kaya naman, pag hindi po pwede, kasi meron din ako mga trabahong bahay. Nagluluto, naglilinis, naglalaba, at kung ano-ano pa na dapat gawin. Yan, di ba? Nanay duties. So, anyway, going back to us, as I was saying, so, i-share ko sa inyo kung paano ako nakahanap ng work abroad. And ano yung mga experiences, ano yung mga tips na pwede kong maibigay sa inyo. So, first and foremost, as a background, before sa Philippines, marami akong naging work. So, ang pinaka-first na naging work ko is sa education industry. Tapos, nag-work ako sa call center, nag-work ako sa manufacturing industry, at saka sa sales industry. So, yun yung mga ilan sa mga trabaho or mga industries na napasukan ko. So, I am very one of the lucky person kasi napagtapos ako ng nanay ko sa kolehiyo, kaya hindi ko na masasabi na successful yung mga naging trabaho ko, pero at least nakatapos ako ng schooling and nakapag-apply ako at nakapag-work sa mga reputable na mga institutions. So, kaya dyan sa mga nanonood, kahit na maraming pagsubok at pandemic ngayon, importante makatapos kayo ng pag-aaral. Diba sabi nga nila? Yun lang daw yung tanging maipamamana ng mga magulang natin sa atin. So, kaya magpasalamat tayo at nag-aaral kayo and pinagpupursigihan ng mga magulang nyo o kung sino man nagpapaaral sa inyo. Kaya sulitin nyo yun o kumbaga yun yung gawing isipin nyo lagi na kailangan kahit anong problema ang dumating, kahit na may pandemic, makatapos pa rin yung pag-aaral. Kasi importante yun dahil nga you will come a long way kapag nakatapos ka ng pag-aaral. And sabi nga, diba, nobody will take yung mga learning at yung studies mo sa iyo. So, kaya importante na makatapos tayo ng pag-aaral. Okay, so yun yung mga napasukan kong trabaho before or yung mga industries, hindi ko nababanggitin kung ano yung mga naging trabaho ko. So, since nag-work pa lang ako nung after college, may pangarap na ako na makapag-abroad kasi I came from a broken family, so tinaguyod ako ng nanay ko na makatapos ng pag-aaral and gusto ko naman na maibalik yung kung ano yung nararapat sa kanya. Kaya lang, syempre, because of mga problems na dumating, so hindi ko na rin nagawa yon. And then hanggang sa nakapag-asawa ko, nagka-anak, so yung pangarap ko na makapag-abroad, hindi ko talaga nagawa. But of course, yung spirit continue pa din. So after a while, after years, so nagpupursige pa rin ako na mag-apply. And ang ginagawa ko,
pumupunta ako sa mga agencies sa Manila. Like sa Malate, diyan di ba maraming mga agencies dyan. Na-try ko na din. Actually, na-try ko din mag-apply as domestic helper. Yan. Kasi yan yung pinaka mabilis na makahanap ka talaga ng trabaho. Kaya lang, unfortunately, siguro hindi yan talaga para sa akin. So, although may kakayahan ako at dahil sa mga experiences ko din, yung iba na overqualified o kaya naman underqualified. So, hey, Julian, mama is talking, oh. So, yun nga, so hindi nag-work out. So, ang dami kong over the years, hindi talaga ako nag-give up. You go there, you go and watch. Hindi talaga ako nag-give up na apply na kumaga, there is a saying nga na try and try until you succeed. Diba? Okay, balikan ko kayo ha, kasi nahuli tong anak ko. Hello, I'm back again. So, continue ako dun sa aking aking i-share sa inyo. So, yun nga, so over the years, hindi ako nawala ng pag-asa, nandun pa rin yung spirit na makapag-work ako abroad. Kasi inisip ko noon na or iniisip ko lagi na yun yung paraan para hindi naman maiahon sa kahirapan kung di yun yung way para at least malift ng kahit papano yung pamumuhay ng family ko. But siguro, hindi nga yun yung naging yung tamang panahon para makapag umalis ako. Siguro din dahil maliliit pa yung mga anak ko, kaya sabi ni Lord, siguro dyan ka na muna. And then, I recall ko na talagang ang dami-dami kong na-applyan ng work. Send ako lagi ng mga CVs. Yun yung pinaka-first step na dapat gawin is mag-send ng CV at kontakin nyo yung agencies. Pero kailangan maging maingat din na kasi maraming, di ba, mga fake na mga agencies. So, kaya ang ginagawa ko noon, pumupunta ako sa POEA na website, tapos sinicheck ko yung agency versus kung sila ay talaga bang legitimate na or licensed sila talaga na mga agencies. And also, of course, isa din sa mga dapat mong gawin bukod doon is mag-subscribe ka or mag-member ka sa mga OFW website na nagpa-process. Like, ano ba yan yung... Isa-send ko sa inyo yung mga link, pero yung OFW, mga jobs abroad, yan yung mga ganyan, di ba?
Yan yung mga diyan ka dapat nag-search ng mga jobs kasi diyan sila nagpo-post yung mga agencies. And then of course, yung pangalawa nga is i-check mo yung kung sila ay legitimate or licensed agency talaga. I could remember one time nga meron akong in-applyan domestic helper sa Saudi. Tapos in-interview kami, dalawa lang kami. Yung prospect employer ko is pareho silang doktor. And ang sabi nung asawa niya, yung lalaki yung nag-interview sa amin na nagpunta ng Philippines, buntis yung asawa niya at mga anak. So kailangan niya ng kasama sa bahay para assist yung kanyang wife na mga anak. Pero meron na siyang anak na dalawa pa. And I could recall na sa isang hotel pa niya kami in-interview, kasama yung agency, doon ang setup. And since dalawa lang kami, ako yung napili. At the end of the interview, sinabihan ako ng agency na ikaw yung na-chose ng employer. So masayang-masaya ako noon. And then after a few days, naka-receive ako ng advice from the agency na ang sabi, hindi na daw tutuloy yung employer. So parang hindi na daw parang nagkaroon ng problema at ayaw na ng employer na mag-hire ng kasama sa bahay nila. So parang ano ko noon, parang binuhusan ng malamig na tubig. Yung para bang nawalan ako ng pag-asa. Yun, nawalan ako ng pag-asa kasi parang ayun na. Yung bang, 'di ba na alam mo yung feeling na masayang-masaya ka, makakapag-work ka na at willing ka naman nandoon sa trabaho na 'yon. Tapos suddenly bigyan ka ng hindi magandang balita. So after noon, parang nawalan ako ng pag-asa, nasiraan ako ng loob. Pero sinabi ko sa sarili ko na kailangan continue lang. So nag-stop ako mga ilang weeks din. And then na-realize ko na it doesn't stop me from kung ano yung pangarap ko to reach kung ano yung goal ko. So, yun, nag-continue pa rin ako nung nag-continue ng trabaho, ng pag-a-apply ng trabaho. Hindi lang sa Middle East, kasi sa Middle East, di ba, pinakamabilis na makapag-apply ka ng trabaho yung mga, sa mga babae, especially yung mga domestic services. But also, nag-try din ako all over sa iba't ibang bansa. The thing is, kapag hindi ka kasi skilled, like hindi naman ako doktor, hindi naman ako nurse, o hindi naman ako isang engineer. So, kung hindi wala ka talagang, kumbaga yung talagang certificate, or wala ka talagang yung skill para dun sa job talaga, mahirap talagang makahanap ng trabaho. So, overseas, di ba? Kasi iyon yung parang job matching, no? Versus ito yung hinahanap ng employer, so dapat ito yung kanilang yung mga candidate. So parang ganoon mag-meet, 'di ba? So continue pa rin ako ng paghahanap ng trabaho, and over the years hindi talaga ako nag-give up. And kahit na umulan, bumagyo, o ano man, talagang kapag merong job interview, punta ako doon. So, yun din yung isa sa mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. Kapag ka pinapunta kayo, huwag na kayo magpapatumpik-tumpik. Kasi hindi mo alam kung baka ito na yung opportunity para sa iyo. So, kahit na hindi mag-workout, at least na-try mo, diba? Kasi yung experiences na makukuha mo doon sa kahit gano'n na pagpunta mo lang sa interview, eh mahalaga para magkaroon ka ng kaalaman, and yung experiences nga, natututo ka kasi, diba, doon sa experiences. So, I also remember isang trabaho naman sa shopping mall sa Dubai, nag-apply ako.
And ang sabi nila, kailangan may referral daw. So, luckily, meron akong mga pininsan sa side ng nanay ko na nagtatrabaho doon. Kaya lang, hindi ako naging qualified kasi wala akong experience as cashier, as a shopping sales lady, and siguro dahil hindi ako kagandahan, no? Kaya hindi ako pre-listed, di ba ang tawag nila? Yung parang listed ka na sa as candidates, parang yun na yung next step. So, kaya, ay mga pininsan ko magaganda, mga beauty talaga sila. Ako kasi gano, laking bukid, di ba? Kaya, hindi talaga yung beauty ko para dun sa work na yun. So, kaya, ayun. So, although, maganda yung experience dahil marami din akong natutunan na ganun pala. So, kailangan mo ng referral. And then, of course, kapag mag-a-apply ka sa mga ganung work, kailangan, of course, yung tinitingnan talaga nila yung, of course, yung beauty mo. And, in the interview naman, importante din na bago ka pumunta sa interview, kailangan meron kang at least alam dun sa job na papasukan mo. For example, merong mga interviewers or mga HR na nagtatanong regarding sa culture ng bansa na pupuntahan mo, or sometimes mas even exact na tinatanong nila, kilala mo ba yung company na to, yun yung company nila. So, yun yung mga isa sa mga dapat inaalam natin. So, kailangan laging handa, kumbaga lagi kang mayroong bala talaga. So, before, ahead of time na magpunta ka sa interview, dapat handa ka din. And, ang daming mabatutunan sa mga ganyan. So, kaya kapag ka may mga interview, as much as possible, kung wala ka naman talaga na dahilan na hindi talaga urgent or hindi talaga hindi ka makakapagdahilan, pumunta ka kasi marami kang matutunan. Pero, syempre, alam ko na mahirap din kasi laging, syempre, pamasahe. Like, for me, for instance, kailangan ko pang mag-travel ng 2 hours and preparation pa ng another 2 hours bago makarating talaga dun sa job interview. So, syempre, yun din, isa din na i-consider natin, yung kakayahan natin, yung pagdating sa financial, di ba, na magpunta ka doon, syempre. So, kaya, kung mag-a-apply ka, dapat yung ready ka talaga, at kung hindi ka naman ready, huwag kang magko-commit doon sa agency, kasi nasisira yung yung pangalan mo, yung reputation mo, di ba? Parang nabablocklist ka na nila na nag-apply tapos hindi naman sisipot sa interview. Parang ganyan, di ba? So, mainam. Ewan ko siguro ngayon, mas maganda ngayon dahil although pandemic, no? Ang ibig kong sabihin, puro kasi ngayon, di ba? Online na lang. And hindi na kailangan na instantly pumunta ka dun sa interview. So, siguro, ngayon, hindi na ako masyadong maalam pa sa mga proseso ng mga agencies. But, I think siguro ganun ang ginagawa nila. Na first, online muna. And then, yung sa final, pinaka-final interview, papupuntahin ka nila para, of course, makita ka nila in person. And ano yung at mapag-usapan or ano yung mga dapat pang itanong sa'yo, di ba? At makilala ka nila. So, siguro, yun makakatulong din na makasave ng kaunti sa pamasahe, yan, di ba? Sa time. Kasi, through online lang, di ba? So, yun. Hanggang sa sa dami na ng applyan ko, wala pa din. Lagi lang na hindi nag-work out. So, inisip ko nga siguro, hindi talaga para sa akin. Tapos, hindi ko na matandaan, pero I think meron akong kaibigan na nakapag-advise sa akin na mag-apply ako as nanny sa hindi
hindi sa Asia, kundi sa ibang bansa. Then, so, sabi niya, itry mo na mag-register dun sa mga nanny website. Okay? Anak, ayan. So, mga sa mga nanny, isesend ko sa inyo yung mga link ng mga nanny website na natatandaan ko, na-apply ko. Actually, hindi naman siya nanny, kundi ang tawag nila is au pair. Okay? So, explain ko sa inyo. 7, 8, 9, 10. I am back again. Yan. So, isa pa pala sa maganda, no, pag nag-a-apply ka abroad is, bukod dun sa experience na natututo ka dun sa mga, sa pasikot-sikot ng process ng application abroad is, nagkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. So, and, dahil doon, syempre, nakakakuha ka ng tips, diba, sa kanila, dahil sila din may mga experiences na. So, I think, isa sa mga naging kaibigan ko na nakilala ko through sa pag-a-apply ko sa mga agencies is siya yung nagbigay sa akin ng tip na mag-apply for a nanny job, which is yung sinasabi ko nga kanina na au pair. So, merong mga website na pwede kang mag-register doon for free kasi meron din naman mga paid na mga subscription. Eh, but yung pinaka the best is yung free, which is maganda, 'di ba? Subscribe ka lang sa kanila and then for free pwede ka nang makahanap ng mga prospective na mga trabaho doon. So nilagay ko yung aking mga requirements na kailangan and marami din akong na-contact na mga employer and interviews. And kailangan maging ano din tayo, masusi din doon sa pag check kung legit ba. Kasi dito sa yung au pair na to is ang problema dito is hindi siya registered sa Philippines, so international siya. So hindi mo talaga ma-check kung talagang legitimate yung employer or baka mamaya is scam lang yon, 'di ba? Maraming mga ganyan. So kaya iyon, isa sa mga tips na masasabi ko sa inyo. And one thing also, sa au pair, meron siyang age limit. Hanggang 30 years old lang yung kanilang age na kinukuha sa mga au pair. So, unless, yung nangyari kasi sa akin, unless, yun nga, na yung employer is pwedeng makipag-contact sa'yo outside the website or outside doon sa application or sa yun nga sa website at kayo yung magko-communicate kasi nung nag-apply ako overage na ako, so kaya ang nangyari dahil matalino yung aking employer, so ganun yung naging setup namin na naging condition. So nag-usap kami outside the app and doon nagsimula yung aming pag-communicate. So, nakahanap ako ng employer. And yung employer ko is naka-base sila before sa Congolese kasi yung employer ko na lalaki. And then yung babae is Spanish siya. So, yung lalaki is Congolese. Pero naka-base sila sa Equatorial Guinea. So, meron silang negosyo doon. So, on and off yung pagta-travel nila. And nangailangan sila ng nanny dahil may dalawang anak na sila and always busy sila sa kanilang negosyo. So,
inisip ko noon na, nako, baka scam lang to, ganyan, and baka mamaya, lokohin lang ako. Alam mo naman kasi, di ba, pag sa mga, yung, by the way, yung Equatorial Guinea is part ng Africa, so di ba sa Africa, medyo nakakatakot din dyan, parang, di ba yung mga naaabuso din ng mga Pilipino. Although wala pa naman tayong talagang reports talaga na talagang meron doon. Usually yung naririnig natin is sa Middle East, yan sa Saudi, 'di ba, sa Dubai, mga ganyan na marami talagang na mga nare-rape ng mga babae, mga kababayan natin na mga Pilipino, and marami yung namamatay, 'di ba? So sa part doon wala pa naman, pero 'di ba, hindi natin masasabi na safe talaga kasi Africa, 'di ba? Parang oops, teka muna, parang meron, or isipin mo, may pera ba doon? Kaya ba akong pasahuri ng amo ko, ganyan? Yung mga ganun, di ba, na mga thinking yung maiisip mo. But, sabi ko, sige, why not, subukan ko. And then, so nag-usap kami, nag-continue. Long process din, alos, kasi ang first step is to get to know each other, di ba? And, ang isa pa is, yung time distance kasi, di ba, magkaiba ng time, so kailangan adjustment palagi. Eh, nung time na yun, nag-work pa din ako. So, kaya palaging adjustment. On their part also, nag-a-adjust din sila dahil very busy. So, sabi ko, ay, talagang yata seryoso ata sila to. And, hindi naman yata scam. So, sabi ko, sige, try ko. Why not, di ba? So, nakilala ko sila, nakilala. Even dumating pa sa point na pinapakilala ko yung mga anak ko kasi gusto din nilang makilala yung mga anak ko. Gusto nilang makilala yung kung sino ako, paano ako mag-aruga ng mga anak ko. Kasi nga, dahil nga, syempre, kukuha sila ng isang kasama nila sa bahay, magiging part ng family nila, and gusto nilang makilala ano bang klaseng tao ito. Pero, di ba, ang mga Pilipino kasi tayo, very known tayo sa very maalaga yung ating culture is talagang maalaga sa mga family members natin, 'di ba? Nga meron tayong ano ba 'yon, yung namana natin na culture, or yung close family ties, na even yung mga tito, tita, nakatira pa rin sa bahay nyo, isang bahay kayo, di ba? Ganun yung very close yung sa culture natin, yung close family ties, di ba? Hanggang sa mga ninuno, nakatira pa din sa atin. So, ganun. So, kaya siguro, love na love tayo o gustong-gusto tayo ng mga, ano, ng mga foreigner, dahil yun, isa sa mga ano natin, sa culture natin na yun, di ba? Na ganun tayo maalaga sa pamilya, di ba? Hindi natin nineneglect kahit na malayong pamilya na walang matiran sa atin pa din, di ba? Ganun yung ano natin, yung pakikisama natin o yung pag-aaruga natin sa kanila, di ba? So, yun. To process na is it was a long process na kinilala ko yung aking employer at sila din naman, hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob, and very, very, anong tawag dito? Very understanding sila, dahil na syempre kailangan mag-adjust din sa time, and mabait, pareho silang mabait. Although, sa tingin ko pa lang, syempre strict, diba? Ganun naman sila talaga, kasi kailangan, iyon yung isa sa mga parang ugali ng mga foreigner, na kailangan yung respect mo sa kanila talaga is mataas, kasi parang tingin nila kasi sa atin hindi ganoon, kumbaga hindi nila ka-level ganoon. So kaya sabi ko, syempre magpapakababa at kailangan gawin para sa pangarap, di ba? So kaya pinagpursigyan ko. And then, dumating sa point na paano yung mga expenses. Kasi nga, out of the, ano na kami, of the website. So, like, for example, yung expense sa pagpunta doon, pag-travel, di ba? Yung, anong tawag dito? Paanong gagawin? So, yun yung mga tinanong ko. So, and luckily, naintindihan naman nila yon, dahil ipiniliwanag ko, ganito yung sitwasyon ko, na hindi talaga sapat yung ano, kumikita ko ng pero hindi talaga sapat,
And syempre may dalawa din akong anak noon. So kaya sabi ko paano nga yun. And luckily nga, sila yung nag-offer. Sabi nila, oh, ito yung magiging sahod mo. And even, kasi syempre para maging legal, hindi naman legal na, ano ba, yung legal sa amin, both parties, binigyan nila ako ng kontrata. Even sinend nila yun, sige, i-review mo yung kontrata, ito yung sahod mo, ganito yung magiging trabaho mo, yun. So, nung ni-review ko yung kontrata, ah, sabi ko, maganda, tsaka talagang seryoso talaga sila. And then, sabi ko, nag-agree ako, sige po, ganyan. Hindi na ako nag-comment na, nag-reklamo pa, na, kasi ang magiging trabaho ko is inside the house. So, ibig sabihin, so, yun nga, domestic, so, alagaan ko yung dalawang bata, and kakausapin ko ng English para matuto sila, and, syempre, yung mga gawaing bahay, at saka, kahirapan lang kasi pagka intern ka, or sa loob ng bahay, syempre, hawak nila yung, hindi mo hawak yung oras mo, so, anytime na kailangan ka nilang tawagin, kailangan, syempre, nandun ka palagi. So, yun. So, and then, sa sahod naman, binigyan nila ako ng very reasonable na sahod. I remember, yung napag-usapan namin doon is 500 euro, which is equivalent to mga 25,000 yata yun, no? Before taxes, syempre. So, sabi ko, okay na to, pagtsatsagaan ko na kasi talagang ano sila, hindi naman ako nagangad ng malaking sahod dahil alam ko naman kung ano yung trabaho na papasukan ko. And, the thing is, napalagay na yung loob ko sa kanila dahil nga long process na nag-uusap kami. Months din yun bago ako talaga talaga nakaalis dahil nga ano pa kami, getting to know each other yung proseso, ganun. At saka yung pagpaprocess ng papel. Dahil I think that time, kinailangan ko na mag yung mga ilang papers na kailangan ko, like yung mga NBI, yung mga ganyan, medical, pero yung passport, I think ready naman na yung passport ko. And then yung mga credentials na kinailangan ko, parang pina-red ribbon ko pa ata yun, ganyan, for international, just in case lang. So sabi ko din na siguro, actually inisip ko din noon na magkaroon, after my contract, magkaroon ng ibang opportunity, naka-ready yung mga papers ko. So kaya ini-ready ko na din. So, katulad ng sinabi ko, sinagot nila yung ano, yung aking flight expenses, yung travel expenses. So, masayang-masaya ako nung kasi wala akong nilabas na pera para sa travel expenses. Yung mga expenses lang na inilabas ko is yung syempre yung pamasay, papunta dito para pag-aayos ng mga papeles. And ang tawag dito, so, very lucky talaga ako na nahanap ko talaga silang mag-asawa. And actually, sila yung ano eh, nag-contact sa akin eh, doon, as yung nandun pa kami sa website. So, marami din kumontak sa akin noon. Merong Australia pa, merong iba't ibang bansas. But sila lang yung talagang seryoso at na-find ko na talagang totoo. And willing talaga sila. Kasi yung iba, gusto nila half, ikaw yung gagastos dun sa flight mo, tapos, half, kalahati, gagastos ka sa flight, o sa travel expenses mo, kalahati sila. So, wala naman ako mailabas din na pera noon, dahil, yung sakto lang. So, kaya, yung iba naman, ikaw yung sasagot sa expenses mo, kaya mahirap din. And, kaya sabi ko, ito na lang yung option ko talaga since nakilala ko na naman din sila. So, kaya sabi ko, I go for it. And then, hanggang sa nagpaalam na ako sa work in October, yung last day ko ng work, October, month of October. And then, I think November, hindi ko na matandaan. November or December, nag-fly na ako sa, papunta sa Equatorial Guinea. And I remember, natakot ako noon kasi yung visa ko, ayun pa pala yung visa. Kasi kaya tumagal din bago ako nakaalis dahil nagpa-visa pa ako. And
pinadala ko yung passport ko sa kanila. Sila yung nagpa-visa mismo sa passport ko, nagpatatak. So, inintay pa namin yung mga 1 month din mahigit. Siyempre, yung travel nung pagpapadala dahil nga Africa pa, nasa other side of the world pa. So, kaya natagalan din. Kaya natakot din ako nun kasi sabi ko, naku, babalik pa ba yung passport ko? Or totoo ba to? Kaya very hesitant pa ako noon. Pero sabi ko, sige, itry ko na. Total, passport naman yun, no? Wala mang mawala sa akin. Pwede naman ako mag-renew ng another. I-declare ko as nawala. So, kaya nung dumating, finally nung dumating yung passport ko, wow, talagang naglulundag na ako. Ito na, this is it na. Ito na talaga. Talagang masayang-masaya ako. And actually, yung amo ko, in-offer pa niya ako na hindi lang nani, kasi sabi niya, mag-work ka din as yung coordinator dahil nga meron siyang ano, may negosyo siya dun sa Africa, tapos meron din siyang iba't sa iba-ibang lugar pa. So sabi niya, pag mag-workout ay ano din, bibigyan kita talaga ng magandang trabaho, which is yung coordinator nga. So yun, so sabi ko, pinanghawakan ko yung ano niya, yung sinabi niya. So, but the thing is, in the meantime, mag-work muna ako. Parang kumbaga yun yung stepping stone para makapasok ako dun sa ano, sa bansa, kasi yun yung pinakamadali. Kasi hindi ko alam yung naging yung proseso, pero siguro yun yung sinabi niya sa akin. So nung dumating na yung ano ko, yung visa ko sa passport, wow, tuwang-tuwa ako na ano, na yun yung finally, ito na yung pangarap ko na makapag-abroad. So masaya-masaya ako noon. And nung araw ng flight ko, di, maaga ako. Yun na, kailangan, pag may flight ka din, kailangan maaga ka, mga 3 hours or 2 hours before yung flight schedule mo, kailangan maaga ka. So, ito muna, i-continue ko ulit kasi nandito na naman yung anak ko, manggugulo na naman. Okay. Okay, I'm back again. Ayan, ako, pasensya na kayo, paputol-putol yung aking video kasi yung anak ko. Tsaka, nagluluto na rin kasi ako nung para sa pananghalian, kaya, ayun, paputol-putol. So, yun, finally, dumating na yung good news. So, masayang-masaya ako noon. Actually, nung nakita nila yung aking, resume. So, na parang naging interested sila, kaya in-offeran din nila ako ng job na doon sa kanilang negosyo. So, kaya sabi ko, why not, diba, kung mag-workout, de, mas maganda. Kung hindi, at least nandoon na ako, diba, maraming pwedeng maging opportunity na mag-grab. So, yun, naging opportunista na ako. Hindi, yun. So, talagang masayang-masaya ako noon. And then, hanggang sa dumating na yung time na paalis ako, and pagka yung ano mo, passport mo ang tatakas sa visa, syempre, di ba, may interview pa yan sa ano, sa ano bang tawag dito, so, yung tao na bago ka pumunta doon sa ano, sa maka-enter doon sa airport, no? Kalimutan ko anong tawag doon. Basta may interview, na alala ko. And takot na takot ako noon kasi ang punta ko is ang visa ko noon is good for ano lang, I think 3 months or 6 months kasi parang basic visa lang. So natakot ako noon, baka ma-hold ako, immigration 'yun. Ma-hold ako at baka ma-question at tanungin, ba ano ba yung mga pwedeng proof na or may kakayahan ka, ganyan-ganyan. But, for some reason, ang tinanong lang sa akin ay, anong gagawin mo doon sa Africa? So, sabi ko, bisitahin ko po yung kaibigan ko. So, yun yung sinabi ko sa ano, sa immigration. Tapos, wala lang tanong-tanong, tapos tinignan lang yung passport ko. And, tapos, tinatakan na. So, sabi,
ay, parang nakahinga na ako ng maluwag na ng panahon na yun. Naalala ko yun eh. Kasi nga, meron akong na, may mga nagkwento sa akin noon na kapag sa immigration, mga nangaharang na hindi talaga napapaalis, kailangan mong meron kang proof, meron kang mga proof na talaga meron kang kamag-anak doon, o meron kang kaibigan doon, may kakayahan ka ba na magstay doon, ano yung financial status mo, yung mga ganyan ba, yung, di ba, yung mga ganyan na scenario. But siguro, dahil nga Africa, hindi naman ganun kahigpit yung, ano, yung protocols nila. So, wala na akong masyadong, I think sinabi ko nga, yun nga, kung di kaibigan ka mag-anak, hindi ko na matandaan talaga, basta sinabi ko noon na may bibisit tayo na. Kasi nga, yung aking passport is visa, visit visa lang. So, finally, yun. Talagang masayang-masaya ako noon and nawala na yung aking kahit pagod na pagod sa preparation, pagpunta sa airport, yung pag preparation papunta doon, talagang nawala lahat yung pagod nung nandun ako, nakaupo na at naghihintay na sa flight ko. And ang isa pa, ang tawag dito, talagang ano tawag dito, yung iyon yung first time ko kasi na mag-travel abroad, so international. So kaya takot na takot talaga ako. Hindi ko na lang talaga pinahalata doon sa immigration officer na talagang kinakabahan ako. Kasi the more na magpahalata ka na kinakabahan ka, the more na baka mausisa ka at tanungin at ma-hold ka, diba? So kaya ayun. So finally, nakaligtas ako doon sa step na yun. Diba? Nakaligtas eh, no? And yun, hanggang sa dumating na ako sa Africa, wow, it was a long travel. Yung aking travel ay halos isang araw yun. I remember yung travel ko, punta muna kami ng Hong Kong, yung airplane. Yung experiences ko sa flight, hindi na masyadong natakot ako dahil na locally, meron naman ako mga travel experiences dahil dun sa nature ng work ko, dun sa previous job ko dati, pupunta ako sa iba't ibang lugar at dahil nag-work ako sa customer service, so nag-i-interview ng mga tao, mga kliyente. So kaya yung hindi na ako kinabahan sa flight ko. So pagdating doon sa Hong Kong, wow, na-amaze ako doon sa airport ng Hong Kong. Share ko na din sa inyo yung mga experiences ko, kaya naalala ko din. Nare-recall ko lang yung mga memories. And ang laki ng airport ng Hong Kong. Siguro, yung airport dito sa Spain, baliwala doon sa airport na meron doon sa Hong Kong. As in, napakalaki ng airport doon. I have to go, kailangan mag-ride ng subway para makarating sa talagang doon sa site nung kung nasaan yung airplane. So, nahilo ako doon talaga sa Hong Kong. Natakot ako dahil nga yung dito first time ko. But ang kainaman naman, yung pagitan kasi ng susunod na flight ko is matagal pa. So kaya talagang hindi ako yung talagang nagmamadali talaga. So marami akong time para makapunta talaga doon sa, or makita pa sikot-sikot doon sa airport. Pero first time ko talaga makita yung napakalaki ng airport sa Hong Kong. And then, after na Hong Kong, meron kaming isa pang, ano bang tawag natin doon din, na wala na din sa mind ko yun, yung meron pa isang flight na napinuntahan bago ko nakarating talaga doon sa Africa. Pero Africa na din yung isa pa na yun. And after nung isa na yun, bali umaga na yun, yung sumunod na yung last flight ko is papunta na talaga doon sa Africa, doon sa Equatorial Guinea. So, ayan, ito na naman yung anak ko. So, ihinto ko muna ulit tong video. Balikan ko kayo ulit mamaya pag mayroong time at umalis na tong anak ko. Ito, check ko muna ulit din yung niluluto ko. Okay? So, ayan. Hi, hello! I'm back again. Pasensya na kayo. Ayan, paputol-putol yung aking vlog. But, ayun, so, finally, nakarating na ako dun sa bansa na pinagtrabahuan ko. So, sa awa ng Diyos, okay naman yung flight ko. Kahit na talagang exhausting dahil
it was ano almost 24 hours yung halos isang araw yung flight. And pagdating ko doon, sinundo ako ng amo ko doon sa airport. And nakilala ko sila. And very warm yung kanilang pag-welcome sa akin. And actually, yung kausap ko lagi is yung babae. Very, ano siya, friendly. And nakilala ko din yung lalaki na naging amo ko. And pareho silang mabait. Although, mga edukado at saka talagang ano, makikita mo palang na strict talaga. And then, nagpunta kami dun sa bahay nila. And then, nakilala ko din yung mga bata at saka kung saan sila nakatira. And nung dumating ako, meron na silang dalawang kasama doon sa bahay and mga locals na mga Guineans, Equatorial Guineans. So very friendly din sila. Although sa Africa, yun, isang tip ko sa inyo kung mag-work, magpa-plan kayo mag-work, choose niyo yung country na yan, maging maingat kayo. Kasi doon, marami akong naging experiences din doon na hindi maganda at marami din naman na maganda. And marami ding mga Pilipino doon, mayroong mga Pilipino community pero hindi karamihan. But the thing is kailangan magaling kang makisama, syempre, 'di ba? So especially yung mga Pilipino mahilig sa ano sa mga chismis, 'di ba? No, joke lang, pero 'yun yung reality, yung katotohanan. But so nakilala ko yung family nila and napakabait. Talagang wala akong masasabi, yung ang bait-bait ng kanilang family. Pati yung mga bata at napamahal na din sa akin. And even yung mga magulang nila, nakilala ko din sa side, both side, yung African at saka yung Spanish. Napakabait ng kanilang family. And welcome na welcome ako sa family nila. And every may occasion, ano sila, generous sila. And hindi sila yung type na talagang, ano ba, yung strict sa, uy, eto, yung, alam mo yung konting dumi lang, ganun. Hindi naman. Pero syempre, dapat ginagawa mo yung trabaho mo. Yung lalaki, medyo strict siya pagdating sa mga ganun. Sa amoy, yun. Kasi, I think siguro, kaya sila ganun. Sila yung kasi yung level na mataas. Actually, yung amo ko is kasi, royal, may pagka-royal yung sa side nila dahil yung presidente doon sa kamag-anak nila. So, kaya siguro, siya, ano siya, medyo may pagka-sensitive. Pero hindi naman yung talagang yung hinahawakan ba yung kada muebles. Makita lang yung dumi. Hindi naman ganon. But, syempre, the thing is, kailangan ginagawa mo yung trabaho mo. And especially, masyado silang strict o yun, sabihin ng strict, pagdating sa mga anak. So, kailangan inaasikaso mo talaga. Makalimutan mo na yung ibang work, wag lang yung mga bata. So, yun ang importante sa kanila. And yun nga, masabi ko, yung amoy, no? Kasi doon, very particular yun. Sa mga common, sa mga Aprikano, yung amoy. Kasi sila doon, yung mga common na mga Aprikano, ang hirap kasi, di ba, sa Africa is yung kawalan talaga ng ano ng kaalaman sa sanitation sa kalinisan ng katawan. Isang ano doon yung normal na ginagawa pagising ng mga Africans, pagising nila hilamos lang sila, hindi sila naliligo araw-araw kasi siguro dahil yung tubig, no, very precious sa kanila. And pero doon sa lugar na pinuntahan ko, medyo parang normal na yung bang lugar, like sa probinsya o sa Manila na marami ding high buildings, mga ganun. Hindi yung talagang makikita mo, di ba, yung pagmanood ka ng African movie o ng Africa, makita mo sa news na talagang, ano ba, yung mga malalawak na, ano, na kapiligiran na dry. Hindi ganun. Yung mga Sahara, parang Sahara Desert, ganun. Hindi ganun siya. So,
doon sa pinuntahan ko, talagang ano, may, yung standard of living nila is mataas, kumbaga high. And yun, makita yung amoy, yung very particular sa kanila, yung ma-notice mo talaga na meron sila talaga. Pero siyempre, makikisama ka na lang. At nagkaroon naman din ako ng mga kaibigan doon. Masaya silang kasama kahit hindi mo sila naiintindihan dahil meron silang language talaga na dialect. Kumbaga sa atin, di ba, merong Bisaya, merong Tagalog, di ba? So sila meron din. So hindi mo talaga naiintindihan. Nagko-communicate sa kanila ng Spanish. So kaya, unti-unti natuto ako sa kanila ng Spanish. Dahil hindi naman sila maalam sa English. Meron lang mga ilan-ilan. And yung mga magagandang experiences ko, nakakilala ko ng mga bagong kaibigan doon, mga Aprikano, na mga babae, tsaka lalaki, mga staff din doon sa working place namin, and also mga Pilipino, at tsaka even doon ko nakilala yung isa sa mga good friend ko na Chinese. And dahil may mga Chinese din doon. So maganda. And nagkaroon ako ng mga companions doon dahil malayo, syempre na homesick ka and masaya siya. And weekly, dati nung pagdating ko doon, ang off ko lang is like once every 2 weeks, and then later on pinayagan ako na every week dahil nakakilala na ako ng mga kaibigan ko and mga Pilipino, so nagugo lagi every week, inaaya ako. Yun. So, masaya naman kahit papano, hindi ka na homesick. At may Filipino community doon, may mga sports activities, ganyan. So, masaya. So, ayun, yung experience, very wonderful yung experiences ko na yun. And after a year, after a year, naging normal na yung flow ng buhay ko doon. Naging part ako ng family nila. So, masaya ako na talagang, or very lucky din ako na tagpuan ko yung employer ko na yun. Siguro, yun talaga para sa akin. Yun yung ibinigay ni Lord na talagang sila yung naging instrument para makapag-abroad ako. And masayang-masaya ako na doon sa mga experiences ko, kahit na mayroong mga ups and downs and may mga pagsubok. But the thing is, kapag ka mayroong ka talagang pangarap, kailangan yung spirit mo huwag mawawala. Huwag kang mag-give up kahit na maraming mga pagsubok na dumarating, maraming mga problema, kailangan magpakatatag at saka wag mahihiyang magtanong or kung mag-research, yan yung mga importante din na mga bagay na dapat mong gawin. At kailangan maging handa, paghandaan mo talaga. Kung talagang desidido ka na magtrabaho abroad, is kailangan ihanda mo yung sarili mo, pati yung pamilya mo, pati yung mga bagay na dapat mong iayos din. So, yun yung mga tips na kung paano din ako nakapag-work abroad. And yung siguro sa susunod, i-explain ko sa inyo yung paano ako nakapunta dito sa Spain, no? So, Spain, medyo mahaba-haba din yung siguro yung story na yon. And but dahil alam nyo na yung amo ko ay Spanish, so kaya yun, merong connection kung bakit ako nakapunta sa Espanya. So, yun, so sana may napulot kayo dito sa video ko na ito, and may mga tips akong naibigay sa inyo. Bibigay ko din yung mga links dyan sa baba sa description box, yung mga website na pinag-applyan ko na kung naaalala ko pa, kung nare-recall ko pa. And makakuha kayo ng mga ideas dyan sa video ko. And makatulong sa inyo. So, isa dun sa mga gustong mag-apply abroad, go for your dream. Pero mas maganda, tapos muna kayo ng pag-aaral. Yun yung pinaka-importante. Kung meron kayong opportunity na mag-aral, taposin nyo yung pag-aaral nyo. Pero kung dumating naman yung opportunity na mabigyan kayo ng pagkakataon na makapag-trabaho abroad, why not, diba? But thing is, yun, importante mo makapag-tapos kayo ng pag-aaral. Dahil you will go a long way, no?
And iyon yung pinaka-diploma mo sa buhay na kapag tapos ka ng pag-aaral. Kahit pasabihin nilang walang nangyari sa'yo, but natapos mo yung pag-aaral mo, di ba? Kasi mahirap ding mag-aaral talaga, di ba? Mahirap. Marami ding pagsubok ang student life, di ba? But pag natapos mo yan, is yan na yung diploma mo talaga. Oh, natapos ko yung pag-aaral ko. And whatever na endeavor na pasukin mo in the future, mag-abroad ka o mag-work ka dyan sa Pinas, is nasa sayo na yon, 'di ba? Diskarte na. And siguro kasama na din yung ano, pananalig sa Diyos, wag kang susuko at kung ibigay sa iyo at 'di ba, maganda kahit na may mga downs, lagi kang na nagfe-fail, wag pa rin ano din, laban lang ng laban, 'di ba? Sabi nga ni Manny Pacquiao, 'di ba? Laban lang, laban. Laban na ito para sa iyo, 'di ba? Ayun. And yun lang mai-share ko sa inyo. Sana may mga napulot kayo ng mga tips. Ayun. Dumudugo na yung ilong ko. Wala akong masabing English. Ayun. And maraming salamat sa inyong lahat eh, doon sa mga nag-subscribe pala sa akin. Maraming salamat. I think baka pag nilabas ko tong video na to, nasa 1,000 subscribers na tayo. And patuloy po kayong nandiyan. Kung hindi man po ako makasubaybay sa inyo doon sa mga sinusuportahan kong channel, pagpasensyahan nyo na po. Dahil sa dami din ng, you know, maraming ginagawa. Pero hanggat makakaya ko, ay susuporta po ako sa inyo. Dahil syempre, tulungan naman tayo, di ba? Sabi nga, sharing is caring. Sabi nga ni Sister Rang, di ba? Sharing is caring. So, ayan. Maraming salamat po uli. And mag-ingat po kayo kung saan man kayo naroon ng mga lugar. And kung saan lupalop man kayo ng mundo nandoon. And makita-kita po tayo sa susunod kong vlog. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye. Bye-bye po. Ayan, nandito na ako sa working station ko. But sinabi kong working station kasi pahabo lang na video to. Dahil nagluluto na ako. Ang niluluto ko ngayon, naglalaga ako ng pork. Ayan, ito yung working station ko. So, papaano na siya? Malambot na, naginawa ko slow cooker. Ay, no, fast cooker pala itong, anong tawag doon? Yung, ano bang tawag dito? Pressure cooker para mas mabilis na maluto. Dahil pamaya-maya darating na din si Vincent. So, nalalagas na yung ano, yung kanyang laman. Nalalagas na. So, yan. Gusto yan ng mga bata. Yung nilaga. Kahit mainit ngayon. Mainit ang panahon ngayon. But, gusto ko kasing maglaga para may sabaw. Diba? Masarap. Yan. Yan. So, ito yung working station ko dahil dito ako nag-work. Sa kusina. Ala, akong talagang ano, working station talaga. All over the house. Pero mostly nandito ako sa kusina, nagluluto. Ayan,